isang kubo malapit sa kagubatan, naninirahan ang magkapatid na sina Hansel at Gretel kasama ang kanilang ama at madrasta. Ang ama nila ay isang mangtutroso. Noong kinakapo sila sa pagkain, nasabi nito sa kanyang asawa, "Anong mangyayari sa atin? Halos wala na tayong makain. Nangangamba ako na magutom ang aking mga anak." Walang pakialam ang madrasta dahil hindi naman talaga niya mahal ang magkapatid. Sa halip ay binabalak niyang ilayo na lang ang mga ito. Pagkapasok ni Hansel at Gretel sa kwarto, sinabi niya, "Dapat, dalhin na natin sina Hansel at Gretel sa gubat at mabuting iwan at iligaw na lang sila doon para hindi na sila makabalik dito. Dahil kung ganun, hindi na natin kailangan mag-alala o mamroblema pa. Bawas pasanin pa sa atin yun, di ba? Kaya bukas, dapat mailayo na natin sila. Silang dalawa." "Hindi pwede. Hindi ko yan. Hindi ko magagawa yan sa mga anak ko. Sila na lamang yaman ko. Hindi tama." Pero pinilit pa rin ng madrasta ang asawa sa kanyang makasariling plano. "Ano?" At dahil gising pa ang magkapatid, narinig nila ang naging pag-uusap. "Ano nang gagawin natin?" Kaya naman, pinakalma siya ni Hansel. "Huwag kang umiyak, Gretel. Hindi kita pababayaan. Tama, miniisip na akong paraan." Pagsapit ng gabi ay sinuot na ni Hansel ang kanyang jacket at dumaan sa pinto sa likod ng kanilang bahay. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, nailagay ni Hansel ang mga maliliit na bato sa daan para magsilbing marka upang hindi sila maligaw. Sa pagsikat ng araw ay agad kinising na ng madrasta ang mga bata. "Hoy! Bumangon na kayo! Pupunta tayo sa gubat para manghoy. At ito ha! Yan! Paghatian nyo yan! Dapat tipirin nyo yan dahil wala na tayong iba niyan. Hay, naiintindihan nyo ba ako?" Noong papunta na sila sa gubat, pumwesto si Hansel sa pinakalikod at nag-iwan siya ng mga batong maliliit sa bawat daraanan. "Hansel, okay ka lang?" "Bakit ilang bagal mo maglakad?" Tinitingnan ko lang po sa likod yung mga nakaupong puting pusa sa bubong. Tila kumakaway." "Hay nako, ikaw talaga, Hansel. Hindi yun mga pusa, no? Sikat yun ang araw na natatanaw sa bandang itaas ng bubong. Itong batang ito." Sa gitna ng gubat ay lumikha sila ng apoy. "O mga anak, gagawa tayo ng apoy. Lumapit kayo rito ng bahagya para hindi kayo gaanong ginawin." "Oh. Ah, sandali. Kinagabi na tayo. Mga ngahoy pa kami. Babalik kami maya-maya. Diyan lang kayo." Kaya habang katabi ang apoy ay minabuti ng mga bata, awitin na lang ang paborito nilang mga kanta. "Suzy, o aking Suzy, sabihin mo sa akin ang balita. Nakapaa ang mga bata, di ba dapat sila'y may sapatos na? Sana'y gawan sila ng sapatero ng matitibay na magagamit nila." At tapos nilang kumain, umawit, ay sila naman ay nakatulog. Madilim pa rin ang gabi nang magising si Gretel. Kaya natakot siya at umiyak. "Huwag kang mag-alala, Gretel. Kapag lumiwanag na ang buwan, ay makakauwi rin tayo dahil makikita natin ang mga batong maliliit na hinulog ko sa lupa bilang palatandaan." At nagtagumpay sila. "Mga anak, buti naman. Tara, may pagkain tayo sa bahay." Pero desidido pa rin ang madrasta na ilayo ang magkapatid. Kaya nang bumalik na sina Hansel sa kwarto, ay pinilit niya ang asawa na mas ilayo at iligaw pa ang mga bata sa gubat.
Yun ang mangyayari sa ayaw at gusto mo. Para to sa ikabubuti natin. O ayan, paghatian nyo yung dalawa. Muli, pumunta sila ng gubat pero dahil hindi nakapag-iwan si Hansel ng mga bato ay ang mga piraso ng tinapay na lang ang hinulog niya bilang palatandaan. Huwag kang mag-alala, Gretel. Makakauwi tayo dahil sa tinapay na to. Sa kasamaang palad ng mag-uumaga na ay hindi na nila makita ang pirapiraso ng tinapay. Yun pala ay kinain na ito ng mga ibon. Patuloy na naghanap ang mga kapatid. Naglakad at naglakad buong araw. Pansamantala ay huminto at namahinga sila sa tabi ng puno. Pinagmasdan nila at pinakinggan ang puting ibong humuhuni. Nang lumipad ang ibon ay sinundan nila kung saan ito papunta. At dahil doon ay nakita ni Hansel at Gretel ang isang bahay na gawa sa gingerbread. Habang ang bintana nito ay gawa sa tsokolate. Nagkalat din ang napakaraming cakes, cookies at candy sa labas ng bahay. Maging ang bubong ay nababalot sa vanilla icing. Agad silang tumakbo papunta rito. Tinikman ni Hansel ang cupcake, habang si Gretel naman ay pumuwesto na sa bintanang gawa sa tsokolate. Napakasarap naman ito. Oo nga. Ngunit maya-maya lamang ay may narinig silang kakaibang boses mula sa loob ng bahay. Sino yan? Sino yan sabi? Hangin! Hangin! Bumukas ang pinto at mula dito ay lumabas ang isang matandang babae at sinabi, "Huwag kayong matakot sa akin. Hindi naman ako nananakit ng bata. Sumama kayo sa akin sa loob at alam kong gutom at pagod na kayo." Dinala niya ang mga bata sa loob ng bahay at binigyan sila ng mga pancake at baso na punong-puno ng gatas. "Ay, alam niyo, ako lamang ang mag-isa rito at ako ay masaya na kayo ay aking makakasama. Masayang masaya." Matapos kumain ni Hansel at Gretel ay pinatulog na sila ng matanda sa dalawang malambot at komportable higaan. Ngunit ang inaakala nilang mabait ay isa palang masamang bruha. Ang gawain niya pala ay busugin muna ang mga dumarating sa kanyang bahay at matapos ay kanya itong kakainin. Habang tutulog ang mga bata, ay abala ang matandang bruha sa paghalo ng kumukulong tubig at sinabayan niya pa ito ng pag-awit. Aking tubig na kumukulo, ang mga bata dito ko mismo iluluto. Una ang lalaki, sunod naman ang babae, ang galing ng aking plano. Maya't maya ay sinisilip niya si Hansel at Gretel na nahihimbing pa rin sa pagtulog. Kinabukasan ay dinala ng matandang bruha si Hansel sa isang kwarto. Yun pala, isa itong kulungan para hindi siya makatakas. Aray! Yan ang napapakay sa'yo. At pinuntahan naman ng bruha si Gretel at sinabing, "Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga gawaing bahay. Una, magpakulo ka muna at magluto ng makakain ng iyong kapatid para lalo siyang tumaba. Kapag nangyari iyon, saka ko siya kakainin." Umiyak si Gretel sa takot at pangamba pero kinakailangan niya sundin ang utos sa kanya. Kaya naman ang niluluto at inaabot niya kay Hansel ay masasarap na pagkain samantalang sa kanya naman ay tira-tira na lang. Araw-araw sinisilip ng matanda kung tumataba na ba si Hansel. "Ay, itaas mo ang iyong kamay para makita ko kung may pagbabago na ba sa'yo." Ngunit malabo ang mga mata ng matanda. Kaya naman, sa halip na ang kanyang kamay ang kanyang inaabot, ay ang buto ng manok ang kanyang itinataas. "Ano yan? Ang payat pa din."
Makalipas ang isang linggo, galit na galit ng matanda. Tama na! Pakuluan mo na yung tubig. Wala na akong pakialam mataba man siya o hindi. Bukas, siya na ang nasa hapag ko at paniguradong mabubusog talaga ako. Nagmakaawa si Gretel pero hindi siya pinakinggan ng matanda. Kinabukasan, ang utos nito sa kanya ay, habang pinakukuluan mo yan, pumunta muna tayo sa harap ng oven. Tingnan mo kung mainit na ba at pwede na bang paglutuan. Simple lang ang utos ko kaya dapat ay madali kang makaintindi. Alam na ni Gretel ang plano ng matanda kaya ang naging sagot niya ay, hindi ko po alam kung paano umakyat dyan. Pwede niyo po mong ipakita sa akin kung paano? Ay nako! Itong batang ito, oo. Napakadali lang naman. Ganito lang, oh. Nanoorin mo ako ng maigi dahil kung hindi ay nako. At umakyat ang bruha sa oven kaya naman, agad siyang itinulak ni Gretel at isinara ang pinto at siya'y napakanta sa saya. Ngayon ikaw ay nakulong dyan, ako rito'y malaya. Si Hansel ay maililigtas ko na at kami parehong masaya. Dali-daling tumakbo si Gretel sa kulungan ng kanyang kapatid. Niyakap nila ang isa't isa. Matapos ay nagpunta rin sila sa bahagi ng bahay kung saan naroon ang napakaraming ginto. Sa paglagay nila nito sa kanilang mga bulsa, ay biglang dumating ang kanilang ama. Mga anak ko, araw-araw ko kayong hinahanap. Salamat at natagpuan ko na kayo. Tara na at umuwi na tayo. Pinaalis ko na ang inyong madrasta at hindi na babalik pa. Sigurado ay sumama na yon sa mga kaibigan niyang bruha. Tara na, umuwi na tayo. Umuwing magiliw si Hansel at Gretel kasama ang kanilang ama. Dala ang mga ginto. Hindi na sila nagutom kailanman. At namuhay silang masayang magkakasama. Hindi na naghangad ng higit pa. Ang Prinsesa at ang Gisante. Noong unang panahon sa malayong kaharian ay may naninirahang hari at reyna na may bugtong na anak. Nang lumaki na ang prinsipe ay nangarap na siyang magpakasal sa isang prinsesa. At ito ay dapat na isang ganap na prinsesa bilang bili ng hari at reyna. Kaso walang mga prinsesa sa kanilang kaharian, kaya naman minabuti ng hari at reyna na pahintulutang maglakbay ang prinsipe sa mga kalapitbayan at kaharian para hanapin ito ang kanyang iniibig. Naglakbay sa hilaga ang prinsipe kung saan naroon ang isang prinsesa. Siya ay matangkad, maputi at matalino. Ngunit ito ay ubod ng yabang. Ang tunay na prinsesa ay hindi mayabang. Naisip ng prinsipe, kaya naglakbay uli siya ngunit sa pagkakataong ito ay papunta na sa mainit na disyerto. Pumunta siya sa palasyo roon kung saan naroon ang prinsesa. Ito ay sobrang mapagmataas. Ang tunay na prinsesa ay hindi mapagmataas. Naisip ng prinsipe, kaya mula sa silangan ay tumungo naman siya sa isang lupaing napakalamig. Doon ay nakita niya ang isang prinsesa na nagtataglay ng kaakit-akit ng ngiti at boses. Ngunit, ito naman ay mahilig magsinungaling. Ang tunay na prinsesa ay hindi mahilig magsinungaling. Naisip ng prinsipe, kaya naman umuwi siya sa kanilang kaharian ng pagod at malungkot. Isang gabi, ilang araw lang nang makauwi ang prinsipe, ay may tumamang bagyo sa kanilang kaharian. Nang gabi ngayon ay may kumatok sa kanilang palasyo. Hindi ito inaasahan ng hari kaya siya na mismo ang nagpunta para pagbuksan ito. Pagbukas niya ay kanyang nakita ang isa sa pinakamagagandang dilag. Magandang gabi ho, mahal na hari. Magalang yung pagbati. Ako po ay isang prinsesa. Maaari po ba akong tumuloy sa inyong palasyo? Kahit isang gabi lang po? Oo naman, syempre.
Kinagagalak namin patuloyin ka rito. Nang ibinalita ng hari na may isang prinsesang tutuloy sa kanila, ay ikinagalak ito ng prinsipe. Kaya naman gusto niya agad makita ito. Kailangan mong maghintay. Sabi ng prinsesa ay kailangan niya munang magpalit ng kasuotan dahil nabasa siya sa labas. Alam kong gusto mo na siyang makita, iho, pero sigurado kong abala pa siya ngayon. Sige po. Pero naisip ko lang, paano pala tayo makasisiguro na siya'y tunay na prinsesa? Ha, mayroon akong naisip. Ipaubaya mo na ito sa akin, anak ko. Maya-maya pa ay dumating na ang prinsesa suot ang ipinahiram ng reyna. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, mapula ang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang kanyang ngiti. Naupo ang prinsesa at sila'y nagkwentuhan ng prinsipe ng mga ilang oras. Napahanga niya ang prinsipe, ngunit ito'y hindi pa rin sigurado kung siya nga ba'y tunay na prinsesa. Nagpunta ang reyna sa isang silid at may dalang isang gisantes. Doon sa higaan ay kanyang inilagay ang gisantes sa pinakailalim ng kutsyon. Inutusan niya ang mga kawal na magdagdag pa ng kutsyon at isa pang kutsyon. Hanggang ito ay mapuno ng maraming patong-patong na kutsyon na sumatotal ay 20 kutsyon. At inutusan pa ng reyna ang kawal na maglagay din ng 20 sabin sa higaan. Nagulat ang prinsesa nang makita niya ang ubod na taas na higaan sa silid. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip ay nagpasalamat pa ito sa mahal na reyna. Umakyat ang prinsesa sa mataas na kama at maya-maya pa ay sinubukan ng matulog. Ngunit, minuminuto o maya't maya ay pagising-gising siya. Hanggang siya ay hindi na nakatulog buong gabi. Pagbangon ay halatang pagod at antok pa rin ang prinsesa. Pinati siya ng Hari Trina at prinsipe sa may hapagkainan. Kamusta, iha? Nakatulog ka ba? Hindi po masyado. Sa totoo lang ho eh, merong parang maliit na matigas na bagay sa higaan at kahit anong ikot ko ay nararamdaman ko pa rin ito. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit. Parang may sumasagi sa aking likod. Humihingi ako ng paumanhin sa naranasan mo kagabi, iha. Pero masaya akong nalaman at namin na ikaw ay isang tunay na prinsesa. Ang totoong prinsesa lang kasi ang makakaramdam ng maliit na gisantes na nasa ilalim ng 20 matres at 20 sapin. Masayang-masaya akong nalaman ko ito mula sa'yo. Masayang-masaya rin ang prinsipe nang malaman ito dahil nahulog na rin pala ang loob niya sa magandang prinsesa. At gayon din naman ang prinsesa para sa kanya. Kaya sila ay nagpakasal. Ngunit anong nangyari sa gisantes? Ito ay nilagay sa isang malinis at ligtas na lagayan na nasa museo magpasa hanggang ngayon. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel. Imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino, kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.